kasabay ng pagdiriwang ng ika-100 at 10th anibersaryo ng Land Transportation Office o LTO noong 26 ng Mayo. Inilunsad ng ahensya kasama ang Department of Transportation ang dalawang bagong pasilidad sa East Avenue Central Office. Sa pangungunan ni DOTR Secretary Art Tugade kasama si LTO Assistant Secretary Edgar Galvante, pinasinayaan nila ang tinatawag na Information Technology o IT Training Hub at Road Safety Interactive Center o RSIC. Layon umano ng IT Training Hub at RSIC na pagtibayin ang serbisyo ng LTO gamit ang makabagong teknolohiya at palakasin pa ang hangarin ng ahensya na mas makilala pa ang bagong Road Safety Hub. Naniniwala sila na tunay na informative at interactive ang kanilang mga bagong pasilidad na tampok ang iba't ibang driving simulators para sa manual, automatic, at two-wheel motor vehicles. Bukod sa mga ito, meron din silang 4D mini theater at interactive games. Pwede umanong mag-ensayo ang mga gustong matutong magmaneho habang natututo rin sila ng mga road safety measures at mga tamang alituntunin sa lansangan. Ang nasabing interactive center ay may 10 istasyon katulad ng LTO Historical Timeline, LTO Artifacts, Road Safety Campaign, Educational and Entertainment o Edutainment Kiosk, Road Safety Interactive Games, Virtual Roadality, LTO Online Mock Exam, Driving Simulators, Life-Size Road Accident Diorama, at 4D Mini Theater. Kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi niyo sa dalawang bagong pasilidad na ito ng LTO at DOTR? Sulit ba ang budget na inilaan sa dalawang malaking proyektong ito at makakatulong rin kaya ng malaki sa mga nag-aaral palang magmaneho? O baka naman, mas mainam kung ginamit na lang ang pondo para i-upgrade at mas palakihin ang mga dating pasilidad katulad ng mga driving education centers sa iba't ibang tanggapan ng LTO na halos pareho lang naman ang layunin sa dalawang bagong idinunsad na programa na ma-educate ang bawat driver sa mga traffic rules and regulations kapag nagmamaneho? Kasi kapag kaganoon ang gagawin, baka hindi na kailangang dumaan pa sa mga private driving schools para sa mga kukuha at magpaparinyo ng lisensya. Pero kung sakaling talagang epektibo ang IT Training Hub at Road Safety Interactive Center, posible kayang mag-accredit na rin ng LTO sa mga amusement arcades na makikita sa mga mall katulad ng pag-accredit nila sa mga private driving schools at private motor vehicles inspection system? I-comment lang inyong mga salubin sa ibaba. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guy.